Doble ang paghahanda ngayon ng mga paaralan sa nalalapit na pagbabalik eskwela lalo't nananatili pa rin ang banta ng pandemic. Sa isang paaralan sa Pasig City, inilunsad ang logged-in plus blended version 3 na bahagi ng kanilang learning continuity and recovery plan. Si Princess Jordan ng IBC sa detalye. Rise and shine, Princess! Kasado na ang mga hakbang ng DepEd Pasig Division sakaling may magpositibo sa mga estudyante na kalahok ng face-to-face class at magkaroon ng lockdown sa paaralan. Sa Buting Elementary School, inilunsad na ang logged-in plus blended version 3 na bahagi ng learning continuity and recovery plan ng eskwelahan. Yung logged-in, nanyan nga po yung mga learning loss, gaps and gains. So pinapakita dito kung ano ang mga nangyari, ano, paano namin inassess para malaman namin kung ano yung mga losses and gaps. At based sa mga assessment na ginawa namin, nagawa ng plano ang mga paaralan para ma-recover nila ang mga mag-aaral. Ganito din ang eksena sa Buting Senior High School. At kung sakaling magkaroon ng transmission sa loob ng klase ang estudyante o guro, agarang susundin ang nakahandang contingency plan ng eskwelahan alinsunod sa rekomendasyon ng DepEd. Lahat po ng guro namin, bigyan na po namin ng thermometer. Sa bawat advisor, sa bawat teacher, pwede nilang i-check yung mga bata ng temperatura, kung may lagnat o hindi, wala. Tapos pagka merong batang nilalagnat, meron pa rin po kami isolation room. Yung nurse namin, naka-ready na siya, meron na siyang protocol na gagawin. Halimbawa, tatawagan po niya magulang o i-text yung guardian para maiuwi na. Habang nag-a-isolate sa bahay, meron pa rin siyang online class sa bahay para hindi siya mahuli sa klase. Tumutulong rin ang lokal na pamahalaan para sa pagpapabakuna at paghahanda ng mga eskwelahan. Kung sana po ay ibalik po natin, i-enroll po natin ang ating mga anak dahil kami handang-handa na natanggapin sila ngayong August 22. Abala na ang lahat sa paglilinis ng mga classroom, pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga silya at paglalagay ng mga hand washing stations. Bukod sa todo linis at tulong-tulong na paghahanda sa mga pasilidad, fully vaccinated with booster shots na ang lahat ng mga guro sa paaralan. Mahigpit naman na ipatutupad ang health and safety protocols sa loob ng mga classroom. We responded to DepEd Order 34, Series 2022. We adopted the Model A. We're in 3 days in person and then 2 days distance learning. But then of course with regards to facilities, we have to divide, for example, yung section, isang section, we have to divide into two. Princess Jordan ng IBC News. Para sa bayan.